a few weeks ago at masisilayan na natin sa big screen ang bagong offering ng GMA Pictures at Entry sa MMFF na Green Bones. Pero bago yan, sino-sino pa kaya ang makakasama ni Naruru Madrid at Dennis Trillo sa pelikula? Kilalanin natin sila sa chika ni Lars Santiago. Matapos umantig at kumurot sa puso ng marami ang 2023 Metro Manila Film Festival Best Picture na Firefly, may bagong handog ngayong Kapaskuhan ang creators nito. Yan ang Green Bones na official entry ng GMA Pictures sa 50th MMFF. Ang media conference kanina, pinangunahan ng lead stars na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Ipinakilala rin ang iba pang cast members, kabilang sina Iza Calzado, Alessandra De Rossi at Sofia Pablo. Kasama rin nila sa stage ang award-winning director nito na si Zig Dulay at ang mga sumulat ng screenplay na si National Artist Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior AVP Ansh Atienza. Halo-halo na raw ang nararamdamang emosyon ni na Dennis at Ruru. Sobrang inspired rin daw sila sa klase ng kanilang mga karakter sa Green Bones. Very excited kasi sabi ko nga, ito yung first ever MMFF project ko. Kasi meron din akong ginawang process na naghanap ako ng kakaibang scent or pabango na para pagka yun yung gamit kong pabango, nandun na agad ako sa character. Iniba ko rin yung the way ako magsalita, kumilos, tumayo. Parang yun yung hinanap ko sa pagbuo ng character. Doon naman sa character ko as Domingo Zamora, well, siyempre, yung look. Kailangan ibahin talaga yung look. Siguro naging challenge din na kung sa pulang araw nakita niyo ako doon nagsasalita ng Japanese, dito naman meron akong ibang lengguahe na kailangan pag-aralan. Birthday gift kung ituring ni Ruru ang Green Bones. Kaya si Dennis may special pagbati para sa kanyang co-star. Nasa Grand Media Conference rin sina GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Public Affairs First Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. Dumalo rin si MMDA Chairman at MMFF Executive Chairman Don Artes. Well, nakita ko yung reception sa trailer pa lang. And kahit na paulit-ulit pinalabas, nakakakilabot siya talaga. But this I can promise, malayong maganda yung pelikula kaysa sa trailer. Yes, so talagang ano, I'm very, very proud of this movie. Napakaganda, very heartwarming. Yan nga, yung parang maganda siyang panoorin during Christmas time kasi may mapupulot ka talagang aral. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.